Muli, magandang araw mga bossy. Ito po muli si Papa Ed. Papakita ko po sa inyo kung paano ang pinakamasimpleng paggawa ng pagdanan. Ito po, luluyan po na kung paano ang paggawa. Napakasimple po. Yung iba po kasi, ginagamitan pa po ng guide. Ito sa akin din ako. Ang inuna ko po, doon sa dulo, mula doon sa landing niya. Ngayon, ang ginawa ko, pababa ako. Ito yung bossing mga bossing, ito. Shout out sa mga kasama ko. Diyan sa Bicol, sa Rizal, Malaysia, sa Victoria. Magandang umaga sa inyong lahat mga bossing. So, ito. Ang pag-layout ko po, ganito. Doon sa wall, dito ako nag-base. Dito ako kumuha ng suka. Yan. Kung mapapansin niyo po sa inyo, may mga, ano siya, guhit na yan. Ito na yung guide ko. Doon sa stick. Ang riser niya po, 20. 20 cm po yan yung riser niya. Saka yung strip niya po, mapatag po siya ng halos 10 cm, 30 cm. Yan po. Now, so paano po nakuha itong buhos niya? Ito po. Pare-parehas po yan yung sa taas. Ito po yung strip niya. Yan po. So, ito. Gagawin po natin. Ang ginawa ko mga bossing, itong sukat nito, yung riser ng sukat, saka ito, nibil ko po yan. Ginawa ko yung 20, yan, 20, bali 20. So dito ako kumuha, papunta doon, para makuha niya yung buhos niya 10 cm, yan. Ito, pare-parehas po yan yung sa baba, yan. So yan po mga bossing, ang simple paggawa ng stick. At papunta po yan sa second ko. So ginawa ko po itong paglatag ng pinolik, di ba? Yan yan. So ito pag-iap ko. Kunin mo muna. Sige, kami muna. I-discuss ko muna ito kung paano paggawa ng stair hagdanan. Yung pinakasimple, pinakamadali. So dito siya, yung step niya. Ang ginawa po dito, ang gusto ng may-ari, oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Hanggang sa dulo po yan, oro ang last step. Yan po yung pamahiin ng mga nagpapagawa ng mga bahay, lalo na sa mga strip. Masilan po kasi ito. Ito yung pinakamasilan sa lahat paggawa ng strip doon sa papuntang second floor. Hanggang sa akin po yan, hanggang kahit sa ilang floor. Halos ganun po yung puro plata mata. So naglalatag na po ako ng bakal. Ang bakal po nito, ang sukat po nito yung sukat niya, yung pili sukat po niya is 1 inch lang po ito. Hindi naman kaluwangan kasi ito po ang pinaka-apartment lang po ito. Mayroon pa doon sa kamila. Kaya mga bossing, i-start tayo dito sa plastic. Dito ko nilagay yung bakal. Binarinaan ko po yan. Binutasan ko. Pero dito sa loob, mayroon po tayong bakal. Papunta doon sa taas. Nakaabang po ito. Bukod doon, dito lalagyan ko siya ng kakawit ko doon sa pinaka-kulom ng plastic. Yan ito. May bakal po ni kakawit ko rito doon. Ito yung course ng scale. So, ang spacing ko po dito, 20. 20 spacing ko yan. Tapos lalagyan ko rito, bali 6 po yan sa gitna. 1, 2, 3, 4, 5. Bali 6 ang 7. Tapos lalagyan ko pa dito. Magdo-double po tayo doon sa bakal na ilalagay natin. Yan po yung pinakamasimple na paraan. Ngayon, magtataka pa kayo mga bossing kung bakit wala dito. Dito sa side na to. Pag nailatag ko na ito, mga bakal na ito, ang gagawin ko na lang, haharaan ko na lang siya ng ito, plywood. Bali 40. So, naka-design na po dito yun sa paggawa ko ng riser. Ito po yung riser niya. Yan po ang riser niya po. Nalagay po nito. Sandboard po natin. Yan po yan. Yan, nakatlas po yan. Yan. Yan po bali yung pinaka-buhos niya sa ilalim. Yan. Ganyan po yan. At ngayon, ito, paglay ko dito. Plywood na lang po dito, nilalagay ko mapunta sa taas para dito ko na
papa ko yung plywood. Nakanibil po yan papunta sa taas para pare-pares po yung sugat. Makapansin ko pag layout ko, yan po. Mayroon po siyang mga buhit. Yan. Makapansin po yung mga busing yan. Yan po yung pinapag-layout ng hanggang patunta ko sa tigat ko. Ang landing ko po, eto. Slab then landing. One step, papunta na po ito baba. Unahin ko muna yung pagbabagal. Hindi pa kasi natanggal itong plywood. Kaya, unahin ko na ito, mga boss. Yan po ang tamang paglagay ko. Ako kasi lahat naglalagay na nag-install ng mga ganitong antana. Masilang po talaga ito, mga boss. Kaya na nakakalala siya at nakanibil lahat siya. Yan ang paggawa ng ano, liver. Paano ang paggawa ng liver? Ayun na. Thank you.